From fruit-bearing trees to edible plants. Oh yes, hanggang decorative at collectible plants, kabado nyo kami sa paghahalaman. Kami ang inyong UH Plantitas! We are so back. Oo nga, pero wala yung tea card. Oo nga eh. Nagulat sila sa pagbabalik natin, hindi na handa eh. Eto, planting is really a form of art. Pero eto't ile-level up natin yan dahil palalabasin natin ang inyong creativity. Oh, chino-challenge namin kayo. That's correct, Mare, dahil this morning, susubukan natin ang mini version ng paggawa ng landscape ng inyong plant babies. Ang tawag po dyan, terrarium plants. Alam mo, tagal ko hindi narinig yung terrarium, diba ha? Nga? Grabe, at balita ko pa, safe din daw ang ilan dito kahit na mabaha dahil lumulutang ito sa tubig. Oh, di ba? Amazing! Kung paano niya ituturo sa atin ni Jomari Cagas. Good morning, Good Jomari! Morning. Hi! Good morning po! Hi, Joem! First of all, Joem, ano ba itong concept ng terrarium plants? Ang concept ng terrarium po ay about sa mga nature natin. So, bali po, pagkakaroon po mga mini-miniature po dito, mga maliliit na nature na nakikita natin sa mga bundok, at least may nakikita tayo sa loob ng bahay. Oo nga, para kang napunta. Yung concept po. Para kami mini-forest sa loob ng bahay that's mo. That's it, that's it. So, Joem, ano-ano yung mga una-una, yung mga container? Ano mga container ang pwede natin gamitin sa paggawa ng terrarium plants? Bali po ang ginagamit ko, yung mga bote na mga recycle po, yung mga sinasapon lang po. Ah. Ang ginagawa ko, inugasan ko po. Pero may ibang item na aling po may coffee maker po kayo na glass, pwede yung gamitin po yun. Or ibang item na mayroon pong glass. Basta, pwede pong gawin terrarium po. Basta see-through, kumbaga. Yes. Basta see-through. Okay. Okay. Ito nga, we have a couple of coffee makers kasi may iba na kunwari, sira, na siya kunwari siya yung disaksak, tapos nasira correct siya. You don't know what to do with it, tapos yung iba tinatapon lang nila. Diba? Or pwedeng lagyan ng plain water. Ito pala yung isa sa mga options. Mm-hmm. Ano yung mga klase ng halaman na pwedeng itanim sa loob niya ng terrarium? Bali po, ang nilalagay ko po, yung mga halaman na mahilig sa tubig po. Tulad po ng kocerita o yung mga moss na ginagamit ko po ito. Mga moss po. Oh! Ako. Tsaka may mga fitonya po. Yun po yung ginagamit ko po. Fitonya? Actually, ito yung fitonya, yung katulad ko sa'yo. Ang ganda ng ano ng patterns ng ano fitonya. So dapat kailangan mahilig sa moisture yung halaman. Okay. So paano ginagawa? Paano ito ginagawa? Paano ito bubuin? Bali po sa bote po, medyo makakaroon ka ng challenge talaga kasi medyo maliit po yung butas. So, ang gagawin nyo lang po, maghahanap po kayo ng stick. Tapos, para pang sundot po, para pang guide po sa inyo sa halaman paggagawa ng terrarium po. Tapos, meron po tayo mga nilagamit yung mga tools, mga ito po. May special ano tools. Ang guide po sa mga nakog. May tweezers. It's like mahabang-mahabang tweezers, no? Oo nga. Ano po. Parang kailangan grabe yung tsaga mo dyan, ha? Kasi, di ba? Alam mo lang, una parang, di ba yung parang may mga barko mga sa loob ships ng ship sa loob ng bote? It's like that. Oo. So, kailangan talaga medyo meticulous ka tsaka matsaga. Mm-hmm. So, pag kunwari gagawa ka ng ganyan, ano yung una mong nilalagay sa loob ng bote? Bali po, ang inuuna po nilalagay, yung pinakamataas na halaman po. Tulad po na ang kutsarita po. So, anong klaseng lupa yung nilagay mo nga pala? Bali po, ang step ko po sa magagawa ng terrarium, gumagamit po ako ng humix. Tapos, yung second layer po, gumagamit po ako ng coco peat. Tapos, yung third layer po, yung garden shell po. Yung alin? Garden shell po. Ang ganda kasi pag tiningnan mo siya, makikita mo yung layers niya. You can actually see the layers. That's nice. So ngayon, ilalagay mo na yung una mong plant. Ayan, pakita naman, no? Ayan yung kukupit, pinapakita sa medyo, silip ni Joel. Kailangan po medyo bitahan-dahan po. Tapos yung pagkat, kailangan medyo maayos. Para paglagay nyo po, maganda yung pagkakas. Maganda po pag-aano po. Palidahan-dahan lang po. Parang hindi ko. Para magkasya siya dun sa bibig. Pwede bang seeds na lang yung i-scatter ko sa loob kasi tayin ko silang lumaki? Pwede ba yun? Na-try mo na ba? Di pa po. Medyo matagal lang po. Baka masira po. Correct. Pero grabe. Gandahan-dahan lang po siya ipasok. Aha. Yung mga tao, parang when you're looking at it, parang how? Paano mo siya na ipapasok, exactly, di ba? Tapos,
Ano yan po, na, yan na. Yan lang po, ikagat mo lang talaga ng konti. Ay, kailangan gently, gentle ka, yes. Oo, kasi hindi, madadamage mo yung plant. Oo. Ngayon, kailangan ma-establish mo yung roots niya dun sa sa lupa. Ayun, and that's what Joem is doing right now. Kailangan may stick ka. Or pwede kaya yung mga chopsticks kung hindi naman ganun ka-deep, no? Kung hindi ganun ka-deep, oo. Kahit anong siguro tools na available sa house ninyo. Wow, how interesting! Joem, since nasa loob ng container, medyo mahirap alagaan, di ba? So, any tips para magtagal ang buhay ng plant terrarium? Opo. Pag-aalaga pa sa terrarium, kailangan po yung area po ay medyo malamig. Kali para magkakaroon siya ng moist, yun ang magiging mineral niyo po. Araw-araw yun po magkakaroon ng moist sa umaga, yun ang magiging pinaka-pagkain niya po. Hanggang sa gumanda po yung kanyang ayong pinakalob ng terrarium po. Kasi once na nilagay mo sa mainit na area, mas mainit po sa loob. Mas masisira po lalo talaga. So it's a, can we say na it's a self-watering plant? Kasi hindi mo kailangan lagyan ng tubig eh. Parang umiikot lang sa loob niya. Tama ba yun? Apo, parang umiikot-ikot lang po. O, tapos ito binanggit namin kanina na pag kunwari nabaha, kasi yun ang problema natin na naranasan lately, no? Lulutang daw siya. Ngayon, I know that lulutang siya kasi nasoob siya ng bote, pero you have to cover it, di ba, bago, para siya lumutang. So, pag nasa ganitong bote, pwede. Kailangan po talaga ng takip po. So, yung takip, ilapit ninyo dun sa, malapit sa plato, tapos pag emergency, i-ano nyo na roskas nyo. Or i-tape nyo na lang sa likod, di ba? Para hindi mawala ever. O, ito, last na lang sa mga gustong bumili ng ready-to-made, magkano ang price range nito? Bali po sa price ng terrarium ko po, nasa 100 po, depende po sa laki ng bote po. Pero may mga 150? Mas malalaking ang terrarium, pero yung mga bigasin na talaga po yun. Depende siguro kung gano'n yung kalaki yung bote mo. Kaganda, di ba? Exactly. Oo, nabuhayan yung mga kasama namin dito nung narinig lang yung 100 to 150. Pwede na sila maguhin ng plant. Pwede sila maging plantita na rin. Thank you so much for joining us. Nakakatawa kasi nare-reuse, no? Nare-reuse, nare-repurpose yung mga Kasi yung iba dito pag nabasag na ayaw na gamitin. Tapo na, di ba? Nice one. Great idea.